Hi guys! And welcome back to my channel. Today, may bagong vlog tayo guys. First of all, kamusta na kayo guys? I hope you're doing well. You're doing well. It's Sunday today, so magkasama kami na mommy at daddy. If last time, namasyal kami sa IKEA ng Philippines at nakita natin kung gano'ng kalaki ang IKEA ng Philippines, ngayon guys, papakita ko naman sa inyo kung gano'ng kalaki ang IKEA ng Roma. Ayan guys, naghanap na kami ng parking. As usual, dito sa Roma ay mahirap maghanap ng parking. Ang entrance guys. Parang nasa airport lang no guys. Yan. Yan ang mall guys, Porta di Roma. Ito naman ang IKEA. Dito tayo papasok. Okay guys, so nagpicture-picture muna ako dyan sa harap ng logo para may picture tayo para sa ating YouTube video. And then ngayon pasok na tayo sa entrance guys. Yan, papasok tayo dyan. Kiyat na kami sa taas guys. Punta muna kami sa food court ng IKEA. Yan yung food court agad, no? Ayan, magbe-breakfast muna kami. Ito ang food court. Actually, mas malaki nga dyan sa inyong IKEA guys. Dito, medyo maliit lang ng konti. So ito yung in-order ko. It's ano, sandwich with, hindi ko alam kung paano tawag sa Tagalog. Basta may cheese siya, may speck, and ano, lettuce. With chocolate and kurkuma croissant. Yan, tas yan mga kape namin. May kasadya? No. Na-miss ko talaga dito yung mga tinapay, mga sandwich. Kasi sa Pilipinas, di ba, puro kanin tayo palagi, araw-araw. Kaya na-miss ko talaga yung mga toasted bread, yung mga pasta. Pero guys, nami-miss ko na rin ang Pilipinas. Ah. Talagang ano, first time ko talaga ma-homesick. Ang maganda dito guys, meron tayong Decathlon. Tapos nandun yung Porta di Roma dun sa pinakataas-taas. Diyan. Tapos, nandun din yung cinema. Yan yung sinehan. Yan. Yung building na yan. And then, meron din tayo dito yung ano yung Leroy Merlin. Nandito lahat yung mga ano yung mga bricolage pang bahay, pang garden, basta maganda. So tapos na kami mag-breakfast and now maglilibot-libot na tayo ng IKEA. Nag-jacket na ako kasi guys, ang ginaw pala dito sa loob, grabe. Nagtiis ganda lang talaga ako kanina guys, pero sa totoo lang maginaw na dito sa Rome. Ang minimum dito is 13 degrees kaya talaga guys, jacket-jacket na tayo pag may time. Welcome to IKEA in Rome. Fantastic. Parang bago to ah.
Ah, vero. Comodo. As you can see guys, ang dami talagang tao ngayon kasi Sunday. Kaya maraming tao talaga. So medyo, ano eh, medyo crowded talaga maglakad dito eh. So guys, as you can see, hindi naman din masyadong malaki ang IKEA dito. Pero ano, marami din siya mga ano, mga staff or something, mga maraming mga pagpipilian. At saka marami din mga bagong mga bagong items na nilagay nila guys. I think example yung mga yan guys. Bago pa lang yan mga yan. Hindi pa namin nakikita. O siguro kasi every season nagbabago yung mga ano nila items. Kaya ayun. So ano rin dito. Maganda rin dito guys. Medyo maliit lang ng konti sa IKEA ng Philippines. Oh guys, ang cute talaga nito. Ang cute. Parang pang ano, matandang dalaga, no? Oh, ang ganda dito, guys. Ito naman yung mga ref. Ito naman yung mga oven nila. Mga table naman tayo guys. Mga upuan, mga table. Ayan. Cute naman. Dito naman tayo sa mga kwarto, ay mga kama. And my handsome king. Dito naman tayo sa pangbata naman yan. Yan, puro mga stuffed toys yan. Sino mga mahilig sa stuffed toys dyan guys? Ah, ito naman yung mga kama ng mga bata. Yan. Ang cute talaga. This is my favorite part of IKEA. Yung mga pang bata. Ang cute kasi eh. Ayan, nasa jungle na tayo guys.
nakapabili na yung bata. Ayan guys, so bumalik na naman tayo sa food court. Yan, kumbaga nag-ikot lang tayo guys. Pero mayroon pa tayong floor sa baba. May ground floor pa dito. Ayan, dito tayo pababa ngayon guys. Kaldero, kawali. Ayan. Diyan lahat, guys. Ito pa, lagyan ng olive oil at suka. Ito naman yung mga kahoy-kahoy. Ayan. Ito. Ah, ito yung nalagyan ng tinapay, guys. Ayan. Diyan sa loob nilalagay ang tinapay. Para fresh siya palagi. Hey guys, nandito na tayo sa mga carpet-carpet. Yan, guys. Dito sa Italy, guys, you have to know na yung mga bahay ng mga matatanda, yung mga antik na bahay, or sabihin natin mga bahay ng mga amo namin, ay palagi may mga carpet, guys. Oo, carpet talaga dito ang pinaka-ano nila. Ang hindi mawawala sa mga bahay ng mga Italiano, lalo na pag winter, mga ganun. Dito naman tayo sa mga CR, yan. Mga CR. Okay guys, nandito na tayo sa mga plants. Yan. I think... Oh, fake. Fake plants, sorry guys. Akala ko totoong plants. Pero ano yung mga totoong plants nandun guys? Pupuntaan natin mamaya. Yan. Ikot muna tayo. Fresh plants, guys. Yan. Fresh na fresh sila, guys. Dito na tayo sa mga ano, mga hindi ko alam dito ang tawag sa Tagalog. Paano yung mabili sa Tagalog pa? Yung mga mobili sa Tagalog? Aparador. Ayan, nandito na tayo sa mga aparador. Yan. Cabinet. Mga cabinet. Eh, hindi lang kayong merong circular hub. Meron din kaming ganyan, guys. Yung mga, kumbaga, yung mga stock items na ano na hindi masyado na benta, kaya na nilalagay na lang nila dito kung sino mo gustong bumili, no? Yan. Ang tawag dito sa amin is
yung circular hub nyo sa amin is Angulo Occasioni. Yan. Slightly used. Yung mga slightly used na gamit. Yeah. Slightly damaged pala. Ah, slightly damaged pala, sorry guys. Okay guys, so naka-fila na kami para magbayad ng mga pinili nila mami and daddy. Ayan, self-service ng pagbabayad. Guys, I don't know you, but ito ang favorite chips ko dito sa IKEA, guys. Yan, sour cream and ano and onion. It's our turn, guys. Okay. Total na binayaran namin guys para dito is 25 euro. Ayun guys, so ano na natapos na natin ang tour natin sa IKEA. And as you see guys, hindi naman siya masyadong malaki pero maraming mga ano, marami naman mga items, maraming mga pagpipilian. It's very colorful. Kaya, by the way guys, ano naman, maganda naman din ang IKEA dito. Ah, hindi ko napakita sa inyo to guys. This is my childhood playground guys. It is called Smallland guys. At ano siya, yung parang iiwan mo yung anak mo dyan. Iiwan mo yung anak mo dyan talaga. Tapos ano siya, palaruan siya sa loob. Yan. Ang cute oh. Ang ganda. So guys, ayun. Lumabas na kami ng IKEA. Ngayon, papunta naman kami sa Centro Commerciale Porta di Roma. Mall Porta di Roma. Yan. Nauna na si mami. Very sunny day. Wow, guys. Ayan, medyo mainit-init na ng konti. Tapos may Decathlon tayo dyan, guys. Ayan yung ano, yung bilihan ng mga pang-sports. Yan, yan. Yung mga pang-sports. Pa tayo, dito tayo papasok. Welcome to Porta di Roma. Ayan, meron tayo ditong salon, Frank Provo. Frank Provo, guys, yan yung salon na pinakasikat dito, Frank Provo, Jean-Louis David, yan yung mga ano, mga French brand ng mga salon dito. Iba pa rin ang SM guys, iba pa rin ang SM. Ay, naku, namimiss ko ng Pilipinas guys. Maganda naman dito guys, pero ewan ko guys, parang ano eh, sa SM mas masaya. At saka yung ano, namimiss ko talaga yung amoy ng SM, talagang amoy fresh talaga dito. Parang yung amoy dito, parang amoy mo talaga yung mga pabango ng mga Italiano, yan. Dito tayo kakain guys, yan, sa lunch. Dito tayo guys. Self-service lahat dito guys, yan. Anong kukunin mo, ma? Ito, ganyan. Ito, vlog ito eh. Ito yung ano, yung poke. Yan, lunch poke. Pipili ka sa mga ingredients dyan. Nandyan lahat. Ito yung mga tray, guys. Yan. Saan kayo kukuha ng tray? Tapos, ayun pala si daddy kumuha pala ng mga tray namin. Tapos, ito yung mga kusina. Yan, ito yung kusina. May mga kusina. Yan, guys. Nandiyan yung mga menu. Yung mga menu nila is like mga combo meal na 9.90 euro. 9 euro and 90 cents. Pero meron na siyang pasta, meron na siyang side dish, and drinks. Yan.
Tapos yun yung mga choices ng pasta. Wow! Very healthy! Ito naman guys, yung mga side dish. Guys, so ito na yung table namin. So itong kinuha ko guys, fettuccine with ano, guanciale, yung ano, yung bacon, and ano siya, niluto siya sa red wine and tomato sauce. Yeah. Tapos meron tayong mashed potato and ano, sicory. Tapos ganun din ang kinuha ng daddy. Tsaka kinuha niya yung chickpeas and sicory. Si mami naman yun ang kinuha niya yung poke. Guys, ang sarap talaga. Hindi lang pala ano, wala lang pala siyang bacon. Meron din siyang ano, yung ragu. Sarap, guys. Okay, guys, try naman natin ang mashed potato. Itong favorite ko, guys, talaga. Okay guys, so tapos na rin tayo mag-lunch. Busog na busog na kami. Ngayon, gala-gala muna tayo. Zara Home. Anyway guys, pumasok muna kami sa, ano, sa market, supermarket, para ano, bilhin lang kami ng mga kailangan. And ayun guys, maraming salamat guys kung nanood kayo sa, hanggang sa part na to ng video. Makikita tayo sa second part ng Porta di Roma. Hindi ko alam kung kailan ko gagawin yung second part, pero gagawin ko yung second part. Promise, kasi may papakita pa ako sa inyo guys mga ano, yung mga ibang part ng Porta di Roma ng mall. Kasi malaki tong mall, kaya guys, wait nyo yung second part. And then nothing guys. So maraming salamat guys. Mag-ingat kayo palagi. I miss you Philippines, and see you very very soon in my next vlog. Bye.